Ito na mga kabayan. Bali nung isang gabi, ang ginawa ko sa kanya ay pinakita ko sa inyo yung paggawa ko ng gills. Bali kumopya ako ng gills sa aluminum tape. Tapos dinikit ko siya dito. Tapos bago ko siya tin race. Tapos inukit natin siya ng cutter. So ito na yung kinalabasan. Ayan. Ayan, masyadong maliwanag. Ayan. O bali, makinis na siya. Tapos pagkatapos ko noon, nung naliha ko to, bali niliha ko siya dito. Pinantay ko siya. Ayun, pinantay ko. Tapos sinawsaw ko na siya. Nilublob ko siya sa wood sealer. Yung sinasabi kong wood sealer. Ayun. Bali, dalawang patong siya ng wood sealer. So medyo makintab na siya ngayon. Plat na siya. So bali, ang gagawin natin ngayon ay gagawin ko sa kanya ay lilihahin ko siya ulit ng itong 400. Ito yung 400. So bali, yung wood sealer ay nabili ko lang din sa Ace Hardware. Ayan. Tapos yung leather punch, yung ginamit ko para dito sa slot ng mata, ay in-order ko po yon sa suk.com. Bali, hole puncher ang tawag sa kanya, at leather puncher. So ngayon ay atin na siyang lilihahin. So bali, kailangan natin medyo mat ng konti para dumikit yung pintura. Malapit na nating pinturahan. Malapit nang matapos yung ating lure. Ito lang kasimple. Kita nyo naman yung itsura nya. Ito nyo yung itsura nya. Ang itsura nya ay alam nyo na, parang kinopya. Pero syempre original sa atin to, kasi tayo may gawa eh. Hindi naman talagang lahat kinopya. Meron namang natira para sa akin. Hindi ko lahat kinuha. So bali, ano ba magandang pangalan dito? Ano kaya magandang pangalan dito? Kasi itong model na to ay sa Italian ay Pelagos. Sa Pilipino kaya? Sa Pinoy kaya? Ano kayang pwedeng pangalan nito? Pwede rin kayong mag-comment sa baba para bigyan natin ng pangalan to. Bali, itong lure na to ay pagpapatuloy ko yung paggagawa nito. So nasa inyo na lang kung gusto nyong subukan. Pwede ko naman kayong igawa. Sabihin nyo lang sa akin. Kasi sayang yung oportunidad na nagawa natin to eh. Nagawa ko to eh. So, pwede ko rin naman siguro siyang ipagpatuloy. So hindi natin itatapon yung mga tawag na ito. Yung mga pattern natin para dito. Ano kayo magandang pangalan nito? Balasik? Pegasus? Pegasus.
ang nakikita ko yun sa Maynila. Pegasus. Pelagos yung original eh. So ito, ating nililiha unti-unti para dikitan siya ng pintura. Bali itong wood sealer, kita nyo naman, sobrang tigas na niya. Nanuot siya eh. Yung mga particles na medyo buka-buka ng konti sa kahoy ay ngayon eh matibay na. Kasi yung kahoy natin eh parang ano yun eh, parang balsa wood. So ngayon matibay na siya. At matigas. Sarap hawakan, makinis. O nga pala, yung ginawa kong mata, kasi malaki yung ito, inulan yung lagawaan ko ng mata. Bali, ito yung mata ginawa ko sa kanya. Ayan. Malabo yata. Basta yan. Bali, ito dati, ito lahat napupuno ko to eh. Bali, dati yung mga gawa ko, inaalok ko din sa Facebook. Parang binibenta ko ba? Bahala na kung magustuhan. Hindi ko naman pinipilit. So nabibili naman siya. Yung mga bumibili, yung mga puti, mga Australiano. Tapos tinigil ko yon kasi nagbusy ako sa trabaho, daming gawa. Bali, ngayon lang ulit ako na ulit na gumawa, kaya sinasamantala ko na. Sayang kasi. Tsaka bumalik na rin ako sa pagpipishing. Bali, maliit pa ako, nangingisda na yung tatay ko. Kasi ang kinabuhay namin ay yung pag-ingisda niya. So iba-ibang klaseng isda yung nakikita ko nung maliit pa ako. Malalaking isda kasi nagtotrolling sila, na nangungulapo. Marami silang pamamalakaya sa laot. Bali, yung paggawa ko ng lure, parang naisip ko lang din na bakit kaya hindi ko gawin yung lure. Kasi nga mahal nga yung lure. So tinry ko. Kasi gawa lang din naman ng tao yun eh. Sa bawat lure na natatapos ko, mayroon akong goal. Mayroon akong gustong makita, o makita sa trabaho ko, o yung resulta ng trabaho ko ba. Gusto kong makita. Bawat natapos, meron akong napapansin. Parang mali, parang kulang, parang dapat dinagdagan ko. Ayun. Kaya pinursige kong gumawa ng gumawa, hanggang sa siguro natuto na ako. Kaya ngayon, pwede na akong mangopya. Hindi naman na mangopya. Kumbaga parang kailangan yung trabaho ko ay parang popular din ba? Kumbaga yung design, parehas lang din ang design noon, yung iba, pero sarili kong design yun. Kumbaga parang may originality pa rin ako. So ngayon, yung paggawa na to ng lure, kailangan ay may oras, kailangan ay may materyales. Isa pa yung materyales. Kasi kung wala kang materyales, hindi ka rin makakagawa nito. O kailangan mo munang ihanda yung materyales. Kung gusto nyo gumawa ng lure, mag-search muna kayo ng materyales. O di kaya, di bale kasi yung YouTube channel ko na to, unti-untiin ko na to kasi marami pa akong igagawing video para sa tutorial para gumawa ng lure. Pwede kong gawin ng video yung paggawa ng 3DI. Pwede yung paggawa ng brocha.
yung disposable, pwede yung paggawa ng pattern para sa stainless. Yan. So, ito na siya. Kitang-kita na yung gills niya. Bali yung ating bando pillar pati ay puting-puti, kitang-kita. Pero natakpan na siya ng wood sealer. So kapit na kapit sa kanya. Madali na siyang kapitan ng pintura. Madali nang dumikit yung pintura. Hindi na matatanggal. Bali yung pintura ang gagamitin ko ay acrylic water base. Bali ano eh. Kumbaga parang wala pa tayong masyadong budget para bumili ng pang professional yung mga metallic paint na kagaya ng nakikita natin sa handcrafted lure sa mga tackle shop, yung mga mamahalin. So hindi pa tayo, wala pa tayo nun. Kasi ang gamit ko lang din na compressor ay yung maliit, yung bali pininturahan ko ng itim yung ibabaw. So, bali may tuyo na yung ano, yung lagyan natin ito. Tuyo na yung pinturang itim sa ibabaw. So ito na yung kasunod. Hindi ka pa naman natuyo, ewan ko na. Nakaipit ka na dyan. So,
bali itong glue. Bali ito nga pala yung ano, yung brand ng aking pintura. Badger. Era Pake. Ito na. Ginabi na naman ako. Kasi katatapos ko lang. Nagaling lang sa trabaho. Tapos gawa na naman ng isda. Ito na naman. So yan siya. Sana nakikita nyo. Bali ano. Papatungan pa natin ng aluminum tape yan. Nabi na naman ako. Ayan, ayan siya. Ayan. 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 Bali yung ilalim pininturahan ko na yun ng ano, ng silver. Silver siya. Kasi kailangan natin gawin ngayon ay makintab yung belly. So ayun na rin sa mga nagsabi sa akin na dapat yung belly ay makintab. Ayan siya. So patungan pa natin yan ng aluminum tape. Pag napatungan natin ng aluminum tape yan ay pinturahan din natin yung aluminum tape sa ibabaw konti para bumagay siya dun sa pintura sa ibabaw doon. Okay. Oh, dito naman tayo sa kabila. Okay.
Bali, ano pa lang, yung gills pa lang nalalagay ko. Kita nyo naman. So, subukan natin ilagay yung mata. Subukan natin ilagay.
Ayun.
Bale, eto na po siya. Eto na siya. Gawin natin ang mata. So yan na. Yan na mga kabayan. Ito na. Bali yung likod natin ay ayan. 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 Thank you.
Yan na. Gawa na siya mga kabayan. Pinturahan na. Yan na po siya. Yan na siya. Yan. Sobrang maliwanag.